25 nga ba pinanganak si Yesu Cristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Yun ang maling trivia ni Kuya Kim Atienza na ang December 25 daw umano ay una, ito'y kapistahan ng mga pagano at dineklarar ni Emperador Constantino. Ang maling trivia na ito ay ginagamit ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo at yung isang Muslim vlogger na pinatunayan daw ni Kim Atienza na hindi talaga December 25. Dahil ang December 25, napakalamig daw tuwing December 25. Lalo na sa Bethlehem at sa Jerusalem. Ito din ang argumento ni Elisio Soriano na paulit-ulit mga kapatid at sa iba pa mga sikta. Ngayon, ibubuking natin sila. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito niyo lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At welcome sa ating live streaming. At huwag niyong kalimutan na sa ating mga suking taga-subaybay, pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share video. Ito. Dati si Kuya Kim Atienza ay katolikong katoliko. Pero nadala siya sa born again. Ito ang common na issue ngayon sa karamihan. Maartista man o hindi, daming nadala sa mga anti-Catholic. Dahil ang layunin ng anti-Catholic at ang layunin ng mga demonyo ay mailayo ka sa banal na misa, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo at mailayo ka, no, sa mga sakramento pa at mga sacramentals. So, karamihan na pansin ninyo mga kapatid na may mga anti-Catholic na iba't ibang sikta na banat ng banat, lalo na sa pagdiriwang natin ng December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kahit tumigil na sa pagdiriwang ng Pasko, patuloy pa rin namamasko. Itong pahayag ni Kuya Kim dito sa trivia niya, una, posible na ang researcher din niya ay ibang sikta, kaya mali-mali ang binasa. At ito'y ginamit sa mga anti-Catholic din. Pero bago dyan, knowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. No, bisag unsa na lang. Hello. Si Whitey Mo. Si Brian Manukan. Maria Apari. Si Emmanuel Sampilo. Oh, hindi Katoliko, Berna Ibersabal. Hello, kapatid. Si Whitey Mo, Maria Apari, kumusta ka? Kapananampalataya, nakasakop ragyod sa live. Wow. Okay. Si kapatid na Arnie Kabasag at si kapatid na Tumasa Balisario. Welcome po. At sa ating pananampalataya at katuweran, oh, nandun si kapatid na Berna Iversabal.
at sa lahat natin mga sumusubaybay ngayon sa ating live. So, una, yung sinabi ni Kim Atienza, nakakopya-kopya lang ito sa ibang sikta, ang Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung Aklat Katoliko, lalo na ang Handbook of Christian Feasts and Customs, na ito daw nagpapatunay na ang pagdiriwang ng Christmas ay sa pagano. Pansinin ninyo. Sulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa 25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang 25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng... So, kung mapansin ninyo dito, maling-mali din ang researcher ni Kuya Kim dahil ang Sol Invictus nagsimula hindi kay Emperor Constantino. Si Emperor Constantino, 312 Anno Domini, he stopped the persecution of Christians and he made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Pero wala tayong mabasa diyan na siya nag-utos na ang December 25 ay ipagdiwang ng simbahang Katoliko dahil pagdiriwang at kapanganaka ng Sol Invictus. Wala tayong mabasa diyan. Pero, una, ito ang dahilan kung bakit tutol ang INC. Pero alam nyo ba, sa kanilang mga lumang pasugo kaniadto, noon pa man, nako, may pagdiriwang pala sila ng Christmas, mga kapatid. Tingnan natin, sisilipin natin. Okay, isa-isahin muna natin. Itong sinabi ni Kim Atienza, kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na una, di daw umano ito ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo dahil malamig. Ito. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Hesukristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Oh, so napansin nyo, imposible daw umano ayon sa mga eksperto. Una, sino kayang eksperto ang tinutukoy niya na imposibleng ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil napakalamig daw. Saban, pinanganak si Kristo. Oh, so ito, balik natin ha. Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasa ng mga hayop at Spring na ipinanganak, balikan muna natin. Para sa kanya, imposible ayon sa mga eksperto. Kristo. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem. Sobrang lamig daw ng winter sa Bethlehem. Itong trivia na maling-mali talaga ni Kuya Kim ukol sa Pasko, ito ang ginagamit din ng mga anti-Katoliko, sila si sa Seneta ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, yung Muslim din, na ginagamit nilang batayan na mali ang simbahang Katoliko. O na, hindi naman batayan yung trivia ni Kuya Kim na reliable talaga na source para patunayan na hindi totoo ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil, alam nyo naman, kopya-kopya lang itong mga iba't ibang sikta, lalo na ang sources, itong researcher ni Kuya Kim. Bakit? Natural, doon nakakopya yan sa anti-Katolikong referensya, kaya ang resulta ay diferensya. So, mali ang info na ibinigay ni Kuya Kim. Bakit mali? Una, ang December 25 daw,
ano ang sabi niya? Napakalamig sa Bethlehem, sa Jerusalem, napakalamig din. Pero sa December 25 mismo, yung mga kasama natin, muli nating ipakita ha, mga kasama natin na nakabase sa Jerusalem, sila si Bro Juvan, sila si Bro Tim, pinakita nila kung makapal ba ang yelo dahil yun ang argumento ni Elisio Soriano. Pansinin ninyo mga kapatid, ito ang ating mga kasama na nasa area, ipinakita nila kung tama ba yung pahayag ni Kuya Kim Atienza, yung mga pahayag sa mga ministro ni Felix Manalo, at pati na ni Elisio Soriano na tuwing December 25, ang Bethlehem, ang Jerusalem, napakakapal daw ng yelo. Ito ang ating mga kasama. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pismo Plus, ano? Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ano? Ito po. Oh, asara Church ang of mga visitation. Yellow dyan. In Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano, bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, po, yun nga po si John the Baptist, dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary, si Saint Elizabeth, no? Sa bundok na ito. Ano po, no? Diyan yung lugar kung saan dinalaw ni Mama Mary si Saint Elizabeth. Yes, Ken. Opo. Ah, okay. So, ano ang klima dyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So, sa Inkarim, dahil ito ay, sa baba ng, ano, western part ito ng, ano, ng Jerusalem po, ano? So, yung Bethlehem, ay nasa east banda, no? Punti ng Jerusalem, no? So, walang snow. Kasi pag nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So, dito po tayo, no? Sa Visitation Church, sa Inkarim, na dahil sarado po siguro dahil sa gira na piktuhan. So kagagaling ko lang po sa ano sa Church of no John the Baptist Catholic Church. Pero dadaanan po natin no siguro mga 5 minutes baka doon na tayo. So ituro ko po kayo kung mararapatin dadaan po tayo sa Mary's Spring na po no. So ito napakataas ito na bundok kung saan ay tinago ni ano San Zacarias si Santa Elizabeth nung nabuntis siya kay ano Saint John ano the Baptist. So okay lang po Bro Jando na pupunta na tayo sa ano kung saan naglaba umiinom ng tubig at nag-igib ang ating mahal na inang Birheng Maria, kakabuntis niya lang sa ating Panginoong Hesukristo at 6 na buwan noon nung pagbisita po ni Mama Mary po rito sa lugar na ito, ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth. Okay. Okay lang so, po. Okay. Mga 5 minutes nandoon na ako. No? Tingnan niyo lang ang paligid ng Jerusalem in Karem, walang snow, mainit, at ang aking pawis ay hindi sa snow, kundi sa init ng araw. Okay. So, Merry Christmas! Madalami, yes. Sabi, ang temperature ngayon dyan is 11 degree. Sa 11 degree centigrade, pwede ba ilabas ang mga tupa? Nalabas ngang may snow, pwede. Pwede, Bro Jando.
Kung merong snow, Brother Romel, ang tupa ba pwede bang ilabas? Yes, pwede. Nandiyan si, ano, acknowledge si Pisma Juban, no? Pumasok sa Zoom, ano, ngayon. So, yun, nasa mudiin ngayon si Pisma Juban. Shalom, Pisma Juban. O, andiyan mo si Brother Juban. Wait lang nga, tinan ko mo si Brother Juban. Okay, Brother Juban. Kumusta ka na dyan, Brother Juban? Hey, shalom, shalom. Mga kapatid, punto-punto, puro punto team. Nasaan ka ngayon, so, Brother Juban? Yes, dito, bro, dyan daw, sa Israel pa rin. Ay, tanga ba na Israel? Natin, ha? Walang peke yan, ha? Oh. Ayun, yan, talaga. Yan. Sa Mudi'i, ito. Flag nila para naman fair naman sa mga kapatid natin, ano? Na nasa labas ng pananampalataya. So, mainit, naka-t-shirt na ako dito. So, mas mataas kasi. You're going in mas there? Mas mataas yung area ni close, but bro, you can visit Jerusalem. Yes, so, the, it's closed. I don't know. Mababa yung area ko. 230. Ha? Huh? Sige, go. Bro, Romel, sige. So, bro, mas mainit dito, bro. Pero 15 to 20 minutes ako away kay bro Romel. So, dito, naka-short pan pa tayo. Bro, dyan do, medyo mainit. Sabi kasi ni ano, ni, sabi ni Bacalaris, bro, hindi daw pwede maglabas ng tupa ngayon, December 25, dahil malamig daw dyan. Ay, bro, dyan do, hindi totoo yun. Dahil way back 2020, nagpalabas tayo, ano, yung mga tupa, pwede. At saka, i-reflect ayon din sa eksperto. Mga kanina, bro. Yes, ayon sa eksperto, kasi yung mga namamahala ng mga tupa, bro, ano, mga expert yun sa pag-aalaga ng mga tupa, hindi kahit na tamaan ng snow yung ano nila, hindi tumatagos sa kanilang balat sa wool. Kaya nga yung mga iba dito, yung wool, ginagamit nila dito during winter time. Ano? Pag gumamit kami ng mga wool na talagang kumot na, sa January at February na talagang mag-i-snow na yan. Siguradong malamig na malamig ang January at February. So sa December, bro, wala, malabo talaga. Hindi pwedeng mangyari na mag-snow dito. Oh, kikita nyo naman, oh, naka, ano lang, t-shirt lang tayo. Dito ako sa labas ngayon. Oh, yan. Brother Juban, mayroon din ako, Brother Juban. Halimbawa ganito, nagkaroon ng winter sa February. Ang tupa ba sa February, nag-negative na ang temperature sa Jerusalem, pwede pa rin ba lumabas ang tupa kahit na nag-negative na ang temperatura? Yes, bro. Yun nga, yung nakausap kong Israelitang expert, ano? Talagang tumatagos lang yung yelo sa kanilang balat ay sa kanilang wool doon sa kanilang ano dito balahibo, hindi talaga tumatagos sa skin nila, nabubuhay talaga sila sa labas. Pwedeng ipastol yung mga tupa during snow time dito sa Israel. Yun ang sabi ng ekspertong Israelita yon. Pero ang tanong ngayon dyan, Brother Juban, ano naman nakakainin ng tupa kung sakaling makapal ang snow sa Jerusalem? Ah, sa Jerusalem. May special kasi yun, bro. Dito, yung mga eksperto, meron silang tinatawag na ano, tambakan nila ng mga pagkain nila. Yun, inilalabas nila yung pagkain. At saka kinakain nila, di ba sa atin, bro, yung green na mga ano lang ang pinapakain natin sa mga hayop natin dito. Pinapakain din kahit na tuyong-tuyo ng dahon, kinakain niya ng tupa. Kinakain niya ng tupa, bro. Kaya hindi pwedeng sabihin nila na yung mga green gaya nito, mga ganitong mga green na ano lang ang pinapakain sa mga tupa. Hindi, dito, bro, kahit yung mga dry at naging brown na, kinakain pa rin ng tupa, bro. Kahit brown, okay. So, Brother Angel Santo. Yes, bro. Yung ating mga tanong ngayon is ating i-ready para sa episode na ito, December 25 sa Jerusalem, Israel. Teka muna ha. Brother Benedict. Rodendo. Yes, Brother Romel. Rodendo. Ah. Naisingit lang po ay maingay ko ako rito. Yung nakita ko, kahit may snow, ang pinapastol nila dahil may mga matataas na ano, na ano ng olive, yun ang kinakain.
ng mga chef na tumatayo sila, kinakain nila yung ano ng olive, yung dahon. So makaanap sila. So nandito na po ako sa spring, no, Mary Spring, kung saan naglalaba, nag-inom, saka nagigib ang ating mahal na Birhing Maria, no? So ito po, no, Mary Spring. May mga kasi nag-ano sila. Oo, oh, may Mary ayan Spring. No? So ito yung pinuntahan namin yung Pisma Juban, yung Pisma Ted, at Pisma Rona. 3 years ago yata. Oh, si Ate Rona Gonzalo tuod. Malapit ka lang ngayon sa ano bro, sa Kana kung saan nagkaroon ng kasalan. Yung Kana doon yun sa Cairo Rona, Pisma Rona. So ito yung spring. Oh. Ah, so meron pa lang Mary si Spring. Diyan naglalaba, nagigib ng tubig si Mama Mary dati. Yes, opo. Dito naglalaba. Dito yung inom noong panahon nila, no? Dito sa Inkarim. Diba, nung nabuntis si Mama Mary, pumunta siya rito sa Inkarim, 6 months na po si, ano, St. John the Baptist sa John ni Santa Elizabeth. So, diba, tinulungan niya sa mga 3 buwan. So, dito. Ito yung spring na ginagamit ni Mama Mary sa paglaba, pagigib. So, ang ano ko lang po, na yung sa Church of Visitation, yun ang tinaguan kay Mama, kay Santa Elizabeth nung nabuntis siya kasi matanda na po siya eh. So, kung dyan lang siya, puntahan natin mamaya, yung St. John the Baptist kung saan siya na itinilang. So, nakasaya na matanda na siya. Pinag-uusapan siya dyan, no? So, tinago siya ni St. Zacharias doon, no? Sa bundok na yan, no? Sa church na pinanggalingan ko ngayon, no? So, pagkatapos dito, didirito ako sa bahay ni St. John, ni St. Zacharias at saka ni St. Elizabeth, no? So, mag-usap muna kayo ni Pisma Juban dyan. Litraot, Pisma Juban, back to you and brother Jando. Ito bro, kasi akidak ito mula sa taas at ginamit pa po ito ng mga Muslim, no? Noon, no? Pinatayuan nga nila ng no? Muslim. Nung in-invade nila itong Jerusalem. So, ito mga original pa tong bato sa baba ng spring. Salamat sa panahon pa ni Mama Mary po yan, yung mga batong opo. Yan. Opo. Yung mga ano na lang, yung mga iniba nila yung mga sa taas. Pero yung dinadaluyan, ano pa yan? Original pang mga bato. Wow, so within 5 minutes, nandoon na po ako sa bahay ni St. John the Baptist, kung saan siya isinilang. So doon siya tinago sa visitation. So doon din siya tinago nung ipinanganak siya, nung papatay ni King Herod ang lahat ng mga bata sa Bethlehem. So nung isisilang na po siya, bumalik sila sa bahay nila dito sa kabilang church, no? So within 5 minutes nandun na ako. Back to you. Okay, Brother Juban, ano yan? Yes, bro. Baka may tanong si Brother Angel Santos kay Bro Juban. Brother Angel, may gusto kang itanong? Bro, nasaan ka ngayon, bro? Exact location mo ngayon? Bro, Modiin, kung tawagin, ano, mga pagitan ng Tel Aviv at Jerusalem. Kung saan ako naroroon. So 15 minutes to 20 minutes siguro makakarating na ako sa area ni Bro Romel. At malapit din ako sa city center ng Tel Aviv, Israel. So malapit lang ako sa syudad na mga kapatid, Bro. Bali, Angel.
Oo, pero bali diyan ka nakatira at nagtatrabaho, bro, mismo. Diyan yung mismo bahay mo o bahay mo? Yes, bro. Dito ako nagtatrabaho. Actually, yan. Ito yung flag ng Israel. Pakita natin, baka sabihin nila na memeke tayo. Eh, no? Yun. So, yan. Andito tayo. Original talaga na andito tayo sa Israel. At yearly naman natin ginagawa to, patunay sa mga kapatid natin na sa labas ng pananampalataya. No? Bro, Angel, napakainit dito. Nakashortpan lang ako, mga kapatid. Malamig kay Bro Romel kasi talagang dyan ang pinakamalamig na area ng dito sa South. Dahil so, nasa taas pa siya, no? Dahil nasa taas Yes, yes, bro. Nasa taas siya talaga. So sana ma-share po lahat ng mga miyembro ng mga dating daan at lahat ng mga nagsulputang sekta na naninira, no? Magpapatunay ito na talagang napakarami po kasing na isa yan sa pinakadahilan yung iba bro, hindi na sige, bro, hindi na nagse-celebrate ng December 25, mga kapatid, no? So share nyo po ito, mga kapatid. Ang dami nang nalipat sa ibang sekta dahil diyan sa sinasabi nila. Ayan, napakainit po mga kapatid, lahat na nakikinig ngayon. I-share nyo po ito, please. Ayan, pagpapatunay ang mga kapatid natin na talagang tumutulong para talaga magkaroon po tayo ng ebidensya na ito pong mga nagsulputang sekta, mga kapatid, napakarami na. Milyong-milyong mga debotong Katoliko na umalis dahil diyan sa sinasabi nilang hindi daw pwedeng ipanganak ng ating Panginoon sa Kristo ng December 25 dahil ito daw ay nag-i-snow. Ayan, papatunay. Mismo dyan sa lugar, no, lugar mismo na malapit lang dyan sa Bethlehem, no, kung saan pinanganak ng ating Panginoon sa Kristo, ayan, mainit, mga kapatid, no. I-share nyo po ito, no, para matapatan na natin, no, matuldukan na ang mga paninira ng mga ibang sekta. So maraming salamat, Bro Joban, no, sa buti okay kayo diyan. Okay naman po kayo, no, malayo naman sa giyera sa kabila. Daanan ng rocket yung area ko, bro. Ito yung putong daanan ng rocket ng Lavi. So okay naman, pag-racket lang, kaya namang yung dome nila. So, safe naman at pag nagsisirena naman, alam namin kung may parating na racket na mo-monitor din namin sa television. Meron silang monitor doon, magpapikita sa television kung may parating na racket. So, kailangan 1.5 minutes nandun na kami sa shelter. Okay naman, salamat sa Diyos. Bro Angel. Saan so, po yung ano yun niyo dyan, bro Joban? Yung shelter nyo, sa mismong bahay nyo, mayroon? Lahat ng bahay nyo may shelter? Yeah. Brother Angel, tinan mo yung kay Brother Romel, St. John the Baptist Catholic Church. Pati pala si John the Baptist. Bro Jando, no? Bro Jando. Bro Jando, nakakatuwa ng itong mga kapatid natin, ano, at minsan eh, sinabihan ba naman ako sa harap ng mga Israelita na pagano yung pagse-celebrate natin. Hindi na ako sumita eh. Magsasalita sana ako pero inunahan na ng Israelita yung ibang sekta. Alam mo, sabi ng Israelita sa ibang sekta, bakit? Hindi ka ba Kristiyano? Hindi ba yan ang kapanganakan ng iyong Panginoong Jesus? Ay, Diyos ko po, alam na alam nila. Itong mga Hudyo at tuwan-tuwan, galak silang nagse-celebrate pero itong mga kapatid nating kuno na Kristiyano, nagasunod ni Kristo, ayaw nila sa birthday ni Jesus. So napahiya siya, mga kapatid. Hindi pa ako nagsalita, Israelita mismo ang sumita na sa ating mga kapatid. So patuloy, ano, pagdasal natin sila. Hallelujah. Diyan mismo, kahit nandyan sila, ganun pa rin ang ano. Matigas yes, pa rin. Actually bro, ang kasama ko bro sa Batista. Sa trabaho mo sa Batista? Yes bro. At ang nakakalungkot, ano, nahuli ko naman may Christmas tree sa loob ng bahay. Darnay yun, mga kababayan, mga kapatid. Sa Batista, galit na galit sa
Pasko, may Christmas tree. Christmas tree. Kaya, nako. Tama yung sabi ni Bro Wendell. Niloloko lang nilang kanilang sarili. Yung galak sa kanilang puso nandun, pero dahil sa pride, kailangan pa rin nilang pinagsain ang... Bro Angel, yes? Pasingit po. Ayan, no? So, nandito po ako no sa harapan ng binasa kanina ni Bro John Doe, no? St. John the Baptist ng Karugtong ay Catholic Church. Catholic Church. Ano po? So ito po ang simbahan po natin. Ano? Under repair po ito. Dito po isinilang si St. John the Baptist. No? Kaloob, pinakita natin kanina sa Pisma, yung loob ng ano ng simbahan at kung saan doon may cross, no? Kung saan ay sinilang si St. John. Ano po? Ano? So ito yung simbahan dito sa Inkarim. Sakop pa ito ng Jerusalem. Kausapin ko muna si Padre. Father, good afternoon again. I'm back a little bit, right? Thank you, Father. So it's a Franciscan prayer. So ito po, no? Yung ano niya, bungad niya, no? So under repair. So sa kaliwa nito, sa baba. Doon isinilang, kaso lang pag pumasok, puroon ubos yung ano, walang signal. Diyan na ako sa bungad. Pero hindi lang ako iingay. So magsalita lang kayo dyan. At ako papasok lang dandahan. Pagka mawala ako, di wala na akong signal. Nababalik. So go ahead, back to you all. Okay, Brother Yor. Ikaw, nasaan ka, Brother Yor? Balay Ros, nasaan ka ngayon, bro? Okay. Yon ang mga kasama natin, mga kapatid, na nandun sa Jerusalem, na yung sinabi ni Kuya Kim, ni Elisio Soriano, sa mga ministro, na deep wedding sa Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig daw. Yun din ang pahayag ni Kuya Kim Atienza. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem. Sino kaya yung eksperto na yan na nagsasabing imposible na kitang-kita nyo naman mga kapatid kung ano ang sitwasyon yung ipinakita na yan, December 25 yan. Oh, ipinakita talaga nila ni Bro Romel at ni Bro Juvan kung ano ang sitwasyon sa Jerusalem at Bethlehem na sabi nila dahil kahit si Elisio Soriano, kahit ang Seventh-day Adventist nagpahayag mga kapatid na di talaga umano pwede na December 25 dahil napakalamig daw sa December 25. Oh, so kita nyo na ang ating mga kasama mismo nandun sa area, pinakita sa area kung ano ang sitwasyon. O, asan yung sinabi ni Elise Soriano na talagang malamig ang area. At yung kanilang argumento, paggamit na naman sa Aklat Katoliko na tinatawag na Handbook of Christian Feast and Customs sa Iglesia ni Manalo, pinagchap-chap ito, at para lang gustong ipalitaw na ang pagdiriwang ng simbahang katoliko tulad sa sinabi ni Kuya Kim Atienza ay isang pagdiriwang ng mga pagano. Ibalik muna natin ang ministro ni Felix Manalo. Sulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa 25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na iyon. Ang 25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw
at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraik. Oh, yun. May kaugnayan daw umano sa pagdiriwang ng mga pagano. At ito'y paulit-ulit nila na banat sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Paulit-ulit din nating sasagutin. Bakit? Dahil pinutol kasi nila, pinagchap-chap nila ang aklat Katoliko. No? Kaya mag-ingat nito. Pero kung sa paganismo itong pagdiriwang ng kapistahan, lalo na Kapaskuhan, no? Kung sa paganismo ito, hindi, ibig sabihin, dahil kung ang mga pagano ay may pagdiriwang sa December 25, alam ba nila na sa December 25, mismo ang mga Hudiyo, meron din silang pagdiriwang sa December 25, yun ang tinatawag na Piyesta ng Ilaw. Tinatawag yan sa mga Hudiyo na Hanukkah, no, Piyesta ng Ilaw. Oh. December 25 yan, kasabay din. At makita natin yan sa Leviticus, mga kapatid, Kapitulo 23, no? Na versikulo 1 hanggang 2. Ito ang mabasa natin. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are proclaimed as sacred assemblies." So, itong kapistahan na ito ng mga Hudiyo ay tinatawag na Jewish Festival of Light, at ito'y ipinagdiwang nila sa December 25, mga kapatid. Ito'y mabasa natin sa aklat na faced by Merrill C. Tini and Alexander Grodin sa The Handy Bible Dictionary and Concordance, Grand Rapids. Ito sa pahina 55-56. Anonto Mene, December 25, which for the Jews starts in the evening of December 24 and continues for 8 days until January 1, is the Feast of the Kislev, the Jewish Festival of Light, which originated from the purification of the temple during the time of Judas Maccabees, who is a type of Christ who came into the world to purify and sanctify us from sins. Yun ang mabasa natin. So, ibig sabihin, kung ang argumento nila na sa pagano ang December 25 na pinagdiwang ng simbahang Katoliko dahil ang December 25 ay kapanganakan, pagdiriwang ng piyesta ng Sol Invictus, the Unconquered God. Yun ang kanilang argumento. Ang mga Hudiyo, may pagdiriwang din sa December 25. Dahil po ba magkatulad ang pizza? Ang sa mga Hudiyo ay galing na sa mga pagano? Pero ito tanong natin, dahil binanatan tayo paulit-ulit, lalo na sa mga ministro din ni Felix Manalo, na ang December 25 ay pagdiriwang ng mga pagdiriwang sa mga pagano, at ang ating pagdiriwang ay hango sa mga pagano, pinutol nila ang aklat na Christian Feast and Customs, mga kapatid. Pero ang tanong, ipaabot ninyo sa kanila, bakit tuwing bagong taon, tuwing New Year, di po ba makita niyo sa television, kahit sa YouTube, ang Philippine Arena nila, punong-puno ng fireworks display. Nagdiwang sila ng tinatawag na New Year, bagong taon. Pero ang tanong, di po ba yung pagdiriwang ng New Year, historically at batay sa tradisyon,
nagmula yan sa mga pagano ng China. Lalo na ang paggamit ng mga firecrackers. Di ba yan nila alam? Binanata nila tayo mga kapatid. O, tingnan niyo ang mabasa sa aklat na Figan Customs, page 48. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. Tanong, kung ang mga pagano may pagdiriwang ng New Year, bagong taon, ang tanong, bakit ang Iglesia ni Cristo na tinitira tayo sa December 25 dahil sa pagano daw, hango ang ating pagdiriwang, nagdiwang sila ng New Year. Gumagamit pa sila ng fireworks na pagano din ang nakauna. Yan. Ito pa sa aklat na The World Book Encyclopedia, Volume 13, page 1960. Ito mabasa. New Year's Day, Early Customs. If the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day, in ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janos, the god of gate and the door and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Oh, maliban yan, kinopya din nila mga kapatid ang kinopya nila ang kalendaryo natin na ang pangalan daw sa buwan na galing sa pangalan ng Diyos-Diyosan. So ang tanong, kung ang New Year batay sa dokumento ay unang nagdiwang mga pagano, e bakit ang Iglesia ni Cristo nagdiwang niyan? Nasa aklat nila yan, Pasugo Magazine. We the Church of Christ, the Iglesia ni Cristo members, also greet one another and our fellow men, Happy New Year with all the sincerity. O, see? Happy New Year daw. Okay, puntahan natin mga kapatid yung ginagamit nila na aklat, no? Ang Handbook of Christian Feast. Ito lang kasi ang binabasa. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire. Yon, kaya sabi nila, oh, di po ba? Galing sa mga pagano talaga yung pagdiriwang ng mga Katoliko. Pinatunayan po yan. Pinatunayan po yan. Kahit sa aklat Katoliko na anong sabi? It has sometimes been said that the Nativity, Christmas, is only a Christianized pagan festival. Kaya po mga kapatid, inaamin sa mga otoridad Katoliko na ano daw ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa kanilang otoridad Katoliko na nakasulat sa Handbook of Christian Feast and Custom ay hango sa mga pagano. Pero may pinutol sila. Ang pinutol nila ay ito mga kapatid. Oh. It has sometimes been said that Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians of those days were early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same day. Christmas itself, the feast, its meaning and message, is no way connected with any pagan mythology or Yule rite. Yun pala ang mabasa. Kaya ingat-ingat kayo mga kapatid sa pag-chap-chap nila. Hindi lang yan. Ang tanong, kung talagang against sila sa Pasko,
Ha? Again sila sa Pasko, mga kapatid. Ayon sa isang napaka-aktibo noon na miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Dr. Melanio Gabriel Jr. sa page 40 ng kanyang aklat, mga lihim at mga kabulaanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito ang sabi niya. Bakit ang pamamahala ay nagsa Santa Claus din pag magpapasko? Hindi nga lamang sa kasuotan, kundi sa pagpapadala at pamimigay ng regalo o aginaldo. Oh, so may aginaldo pala. Ha? May aginaldo pala. At sa mga luma nilang pasugo, binanggit yung Pasko ng mga Kristiyano. Pagkatapos, sinasabi nila sa pagano. Sana pasugo. O, buklatin yung pasugo ninyo. Pasugo Magazine, December 1952, page 64. Ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Ito yung mabasa natin. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. So, malinaw dito na noon, nagdiwang sila ng Christmas, mga kapatid. O, ipakita natin ang original. Baka sabihin nila. Ito ang original na nakasulat sa kanilang pasugo, ang Paskong Kristiyano. Tula daw ni kapatid Pedrito Reyes Villanueva, ang Pasko ng Kristiyano. Pagkatapos sinasabi nila, Paskong pagano? Ano ba nga? Mga kapatid, hindi lang yan. Ito pa, sa mga luma nilang pasugo, tira ng tira sila ngayon, pero noon, no? Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban, tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Oh, may Pasko natin. Kaya, ano nga ba talaga, mga kapatid, natin sa Iglesia ni Kristong tira ng tira. Sa pananampalatayang Katoliko. Pero, malinaw naman, mga kapatid, na noon pala, may pagdiriwang sila batay mismo sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya dito lang muna tayo, kitang-kita naman, booking sila na sinabi nilang tuwing December 25, napakakapal daw ang yelo doon sa Jerusalem, doon sa Bethlehem. Anong makapal? Ito, ating lahat, mga kapuntos. Itong ipinakita na ito, December 25 yan. Ating lahat, mga kapuntos. Ito ay sa Jerusalem. Bakit? Dahil nauna na sinabi ni Pastor Bacalares, so challenge natin sa kanila. Kahit sa MCGI, Iglesia ni Cristo, live, pakita ninyo, tuwing December 25, na makapal ang yelo para yung propaganda nila, mga kapatid. Ito, December 25 talaga ito. Ating lahat, mga kapuntos, Merry Christmas, Pisma Plus. Ano? Asaan ang yelo niyan? Kaya, trivia ni Kuya Kim, palpak ang researcher niya. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito niya. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.